Nung unang nalaman nyo, naisip nyo ba na, ay baka babaero o manliloko? Kasi syempre, exposed ako sa public. Hindi ka ba natakot? Paano mo ako sabi ng parents namin dahil na si Papa? Kaya mo siyang pagpasensya na. Ano yung napansin mo sa kanya, yung naramdaman niya? Hindi ko na siya in-stalk nung may nakikita ko may katabi siyang lalaki na sa picture niya. Pero hindi kita nilalang din nun, no? Kasi tingin ko pa naman, kaiba siya sa mga nakapunta dito na. Ibig sabihin, may iba pa lang po. Wala! Kasi matanda na ako eh. I'm nasa 30s na ako eh. So ano ba? Baka wala akong alam. Bakit? May anak ako. So hey guys, balik tayo sa ating medyo podcast na kung tawagin ay thoughts. Yan. Sabi ko, di ba, pupunta ako sa kanila. Hindi lang muna ako makapunta ngayon kasi, pero nasa utak ko yon. Pupunta ako doon sa nililigawan ko. Then, bisitahin ko yung pamilya. So, ito na yon. Pumunta na ako. Nag-ay family niya, pumunta ako dito at yon, syempre, dinner. Ay, nakakaba. Dahil first time kong gagawin to, syempre, papakilala ko muna yung mga kasama ko. Ang ate niya, tawagin natin siya si Ate Wendy. Alright. Si Pam. Yan ang aking Baby girl. Ang kanyang kuya, si kuya, yan. Yan, siyempre ang kanyang putihing nanay, Tita Dina. Yan, magaling magano to. Zumba. Si Tita Lori. Yan. Sila po ang pamilyang Castro and Castrodes. Ang unang tanong, first impression sa akin. Ako, nung una pa namin, sabi ko, nabuting tao. Uy! Yan, nabuting tao. Siyempre, ang kanyang mami. Zumba-zumba sa... waka-waka. Zumba-zumba sa amin sa iba rin ba? Zumba at liga. Tinig ko pa naman, kaiba siya sa mga nagpupunta dito natin. Ibig sabihin, may iba pa nagpupunta. Wala! Sige. Mabait siya. Tiyana! Ang pinaka last mga lumamang sa akin points na gaya, sumalab ba sila sa TV or something sa YouTube? Public figure. Public na kayo. So, anytime, pwede namin makita si Bunso, panatag kami. Next! Ate Wen! Ay, crush niya pala si ano? Oh my God! Okay. Shoutout kay Asian Cutie kasi. Ate. Ganyan, nung ako na rin sa bahay, ano naman, magdaan, talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na i-present yung sarili mo sa bahay. Na hindi ka nagdadalawang isip. Nung unang nalaman nyo, naisip nyo ba na, ay baka babaero o manliloko? Kasi syempre, exposed ako sa public. Wala naman sa image mo yung babaero. Pero pogi ako. Oo. Nung unang nalaman nyo na ako, nag-isip ba kayo na, ilang taon na to? Ako din. Tapos nung nalaman nyo na, siguro mga nasa 30 na to or parang adult stage. Siguro may pamilya. Kasi usually ganun eh, na pag ganung edad, sa range ko, karamihan dyan, pamilya na. Parang... Hindi pa, kasi nag-aantay natin kami talagang i-ano ni Pam. So ano ba? Baka wala akong alam. Bakit? May anak ako. Isang... Puspin, isang scientist, isang dolphin. Ano nga kasabi mo na kanina nyo pala? Ngayon sila naman yung magtatanong. Hindi ka ba natakot? Paano mo ako sabi ng parents namin dahil na si Papa? Ako natakot. First, kasi sinabihan niya ako na he's probinsyano nga sila tito, tita. Then bigla akong naisip yung mama at papa ko. Alam ko rin kasi yung galit nila eh. Alam ko din yung bait nila. So parang feeling ko sana ganun din. Pambuta ko dito, hinanap ko agad si tito. Kasi nakita ko agad si tita nung time na yun. So na-briefing naman niya ako sa do's and don'ts. And alam ko na better way talaga to para sa mga kagaya namin na nanliligaw pa that time. Yeah. Excuse. Commercial break. Solmios. Wala na kasi yung nanay tatay. So naghahanap ako ng kumbaga presence ng magulang. So parang pagdating kila tita saka tito, hindi na ako masyadong nahirapan. Saka pinakita ko yung kung sino talaga ako. Oh, ano yung napansin mo sa kanya, yung naramdaman mo? Gaya nung sinabi niya, click agad kami. Nung niyaya ko siya sa TV fair, sabi ko, gusto mo ba ako makita yung ginagawa namin? Sabi ko sa kanya. Nagulat ako, pupunta talaga. Nung pumunta na siya, sabi ko, ganda pala nito.
Maraming maganda. Maraming bulaklak sa hardin. Pero isa lang yung bukod tanging maganda para sa paningin. Nung nagkakachat kami, naputol yun ng 1 month eh. So parang doon ko naramdaman, alam siguro to. Tapos nung nagchat siya uli sa akin, parang doon ko naramdaman, ay parang pinupush ako nito. Kinakausap niya talaga ako kahit sobrang cold ng reply ko sa kanya. Pero di kita nilalad din nun, no? Hindi. Chat lang. Usap lang talaga. Pwede mo din naman. Nag-reply ka rin naman sa story ko. Oh, nag-reply ako. Pero nag-uusap na tayo. No? Sabi mo, kumain ka siya o may gutom ka. Yun yung nireplyan ko. Oh. Yun yung conversation natin. Ganun nag-start. Ano tingin mo gigod niya? That time? Mga 27. 25, 27. Ano? Hindi ko na siya distalk nung may nakikita ko may katabi siyang lalaki na sa picture niya. Yung mga kaibigan kong bakla, sila Irby. Kasi ako pag may kausap ako, tapos nakita ko may kasamang lalaki. Kata ko pagad. Anong sabi sa'yo nung mga tropa mo nung lumaligid na yung pampang sa sa'yo? Pinakilala ko siya, dumating siya ng TV pero inikot ko siya talaga sa kay Kong, kay B, lahat. Kasi na-vision ko talaga na okay to si Pam. Kaya pinakilala ko sa lahat. Nagulat sila. Kasi di naman sila updated sa akin. Eh. Sila. Nagulat silang ganun. Tapos, after TP Fair, nag-ano tayo, decide kami, dalawa lang kami. Sa iba, may ilangan. Sa amin, wala. Parang feeling namin ilang beses na kami nagkita. Yun yata yung tinatawag nilang soulmate. Personality kasi niya, talaga maano mo, strong yung bata ko. Ganun talaga. Ah, parang para 90 minute pa ako. Oh. Siguro, konti. Pero, ang ginagawa ko kasi sa kanya, nagpapasaway talaga. Pagbawal, gagawin, parang ganun. Tulad kanina, sabi ko wag siya magbebe. Bah, kanina nag-bite kami sa counter, parang wala lang akong magawa. Pinapa ko yung bulsa niya. Tumatawa pa siya. Hindi ko alam kung ano yung nasa bulsa niya. Kala ko earpads. Pagugot ko, babe. Oh no! Ako naman, hindi ko ma-release yung galit ko kasi tumatawa siya. Kala mo siya kapasensya. Kasi ako, minsan hindi ko matalaga kaya. Pag nag-gamble na silang dalawa, bahala kayo siya. Expect mo ba na aabot kayo sa ganito? Di ako nag-e-expect na darating kami sa... Pero gusto ko siya talaga. Pero di ko sinabi sa kanya na gusto kita. Ikaw din naman eh. Ramdam ko rin naman eh. Imagine parang hindi kinag-usap ng 2 months. Sa iba, wala na yun eh. Pero siya kasi, parang winnowed out niya. Ano-ano mo na, ay bumalik siya, gano'n. Hindi ko man naman inisip agad na ay interested siya, gano'n. Kumbaga, okay, sige, tignan ko ulit. Ganon, tingnan ko ulit kung ano kala kay Natnan kung magtuloy-tuloy pa. Yun ang naging ano ko, parang turning point na interested ka ng time niya. Kumbaga, ayaw mo naman i-waste yung oras panahon mo sa hindi naman din interesado sa iyo. Kasi matanda na ako eh. I'm nasa 30s na ako eh. Paano mo na buong liligawan mo ako? Kailan nag-start yun? Yung December na. Wala ko naman sinabi sa akin, yung liligawan ka. Hindi, understood na yun. Pagka laging may oras sa iyo yung tao. Bago kasi siya ipakilala. Sabi ko, ayoko na maulit yung before na nagtatago ako sa kanila. Nahirapan ako plus tumagal na ganyan pa. Sabi ko, may papapuntahin ako ganyan-ganto. Gusto niya daw kayo ma-meet ganyan. Pagkausap namin ni Papa, may mga ano siya, baka ganto, ganyan-ganyan. Sabi niya, ikaw bahala kung ititik mo lahat na sasabihin ko o hindi. Sabi ko, panaiintindihan ko naman, pero sana andun pa rin yung tiwala mo sa akin. Yun na yung last word ko kay Papa. Kaya sabi ko, di mo kasi alam yun eh. Nasagutin kita ng 16, birthday nga ni Nana yun. Kaso lasing ako, kaya di kita nasagot nun. Sa tingin mo ba kung di ako vlogger, papansinin mo ba ako? Oo oh, naman, oo. Oh. Doon pala sa kwento ng buhay mo ah. Kaya tita, ano yung last ano mo? Ano? Hello kayo nag-kiss? Hello pa? Ito na, pag-anatan mo sa kalig ko. So, yung tanong ni tita, kailan ba daw pa tayo nag-kiss? Nag-kiss! So, abangan nyo na lang sa next vlog. Putang ina mo! Malaking bagay talaga na dapat bilang isang nanunuyo or isang manliligaw ay nagpupunta tayo sa family ng babae. Kasi, sa akin, dapat sa era na to, dapat hindi nagliligawan talaga sa chat eh. Malaking bagay talaga na kumaharap. So, sa inyo mga girls, para din sa akin. At tingin ko, ganito rin yung gusto ng ibang girls na dapat ang lalaki, matapang siyang harapin yung pamilya ng babae. Kasi kung ganun siya katapang, dun yung malalaman na talagang kaya kayong panindigan. So, yun. Ang sa akin, yun lang masabi ko sa inyo. Iiwanan kong kataga sa inyo, huwag tagayong matakot, humarap. Kasi meron pa kayong likod.